tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Welcome home, Julie! Salamat, Lando! Matagal ka rin hindi umuwi, ha? Mga 10 taon ka pa lang yata nang huli tayong nagkita. Oo, mga ganyan nga. Hanggang kailan ka dito sa atin? Mga isang buwan lang siguro ako dito. Ano? Napakadilim mo ng bakasyon mo, kinuha mo. May naghihintay ba sa'yo doon? Anong ibig mong sabihin na may naghihintay sa akin doon? Ibig kong sabihin, may boyfriend ka na siguro na naghihintay doon kaya nagmamadali ka umuwi. Oo, may naghihintay nga sa akin, pero hindi boyfriend, kundi event. May event kasi akong dadaluhan kasama ang mga barkada ko. Ano? Barkada mo lamang dahil lang kung bakit ka nagmamodeling bumalik ng Australia? Hindi boyfriend? Hindi. Ikaw talaga. Alam mo, kahit hindi ako magka-boyfriend, hindi problema yun. Hindi mabuti kung ganun. Magpakasawa ka pa kung ganun sa pagkadalaga. Dahil kapag nag-asawa ka na, bihira ka ng mag-gala-gala pa. Teka, ano bang trabaho mo ngayon? Wala akong trabaho. Wala ka pang trabaho? Bakit? Saka na yung pagtatrabaho. Tutal, bata pa naman ako. Ano? Wala pa rin trabaho si Julie. Abay, 28 anyos na siya. Ano naman, no? Wala pa siyang trabaho. Mas kaya naman ang mga magulang niya. May kaya sila. Kahit pa. Hindi katwiran yan. Hindi porki may kaya ang mga magulang mo, hindi ka na magtatrabaho. Wala pa siguro siyang nahahanap ng trabaho. Walang mahanap na trabaho, oo, sadyang hindi naghahanap ng trabaho. Imposible namang mawalan ng trabaho doon sa Australia. Ganun ba? Oo. Ano ba naman ang Julie na yun? 28 anyos na siya, umasa pa rin sa mga magulang niya. Hindi pa rin siya. Magsasawa sa pagkadalaga siguro, kaya pakikipagbarkada. Nauna pa yung barkada kaysa sa paghahanap ng trabaho. Ito namang mamagulang niya, kinukonsinte. Pero, totoo ba ang sabi ninyo? Pagtungtong pa ng 18 ng mga kabataan doon nagsosolo na? Oo. Kaya nga asinsado ang mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil hindi uso doon ang ugaling tamad. Hindi katulad dito sa Pilipinas na kahit may mga anak na ay nakasandal pa rin sa magulang. Flight mo na pala bukas ng hapon. Kaya ka nagpa-despedida party. Oo. Sige lang mga friend. Kumain pa kayo ha. Marami akong pinalutong pagkain. Sira. Hindi ka na ba talaga mapipigilan sa pagbabalik mo ng Australia? Mamimiss ka namin dito. Papaano kasi? Hinihintay na ako ng mga kabarkada ko doon. Barkada o lalaking naghihintay sa Amerika? Hindi ka rin pala makulit, ano? Barkada ko ang babalikan ko sa Australia at hindi lalaki.
Ay, naku, salamat naman at hindi lalaking babalikan mo sa Australia. Ha? Nagpapasalamat ako dahil kahit pala papano eh, may pag-asa pa ako sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako magpapaligwiligwi pa. Gusto kita, Julie. Ako? Gusto mo ako? May nakakataba ba sa sinabi ko? Ikaw naman kasi, kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo sinasabi ko, Julie. Gusto kita. At mamimisi kita talaga kapag wala ka na dito sa atin. Pwede ba? Huwag kang ganyan. Nakanda akong maghintay, Julie. Okay, tatapatin kita. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. At sana, maintindihan mo ako, Lando. Okay, tatanggapin kong desisyon mo, pero sana naman, masabi mo sa akin kung bakit ayaw mo sa akin. Kasi wala nga akong trabaho. Tapos ang mapapangasawa ko, wala ding trabaho. Eh kung yan ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin, nakahanda akong maghanap ng trabaho. Kung yan ang paraan para gustuin mo lang ako. Huwag na, Lando. Dahil kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Saan ka ba nang galing? At ngayon ka lang umuwi? Diyan lang ho sa tabi-tabi. Tabi-tabi? O pinuntahan mo na naman ang Julie na yun. Eh siya nga pala. Galing pala dito si Mark. Mark? Sino Mark? Eh sino pa? Di si Mark na pinsan mo. Nagbalik-bayak na pala si Mark. Oo. At nagpunta siya rito. Hinahanap ka. Inintay ka pa nga niya eh, pero wala ka dahil ngayon ka nga lang dumating. Eh, ano rin dahilan? Bakit niya ako sinadya rito? Nangangailangan yata ang kumpanya nila ng isang driver. Eh, alam niyang jeepney driver ka dito, kaya kanya pinuntahan. Dahil ikaw ang inirekomenda daw niya sa boss niya na maging driver doon sa kumpanya nila. Talaga ho, inay? Sige po, inay. Alis na muna ako. Ano? Nako, kararating mo lang eh. Alis ka na naman. Eh, pupuntan ko si Mark sa bahay nila para matulungan niya ako na magkaroon ng trabaho. Insan! Uy! Insan, galing ka rin sa bahay, sabi ni Nay. Oo, Insan. Teka, pumasok ka muna. Ah, salamat, Insan. Oh, masalubong mo sa akin, Insan. Uy, salamat, Insan, pero mas gusto ko yung masalubong yata eh, yung sinabi mo kay Nay na pag-irekomenda mo sa akin ng trabaho at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Ah, oo naman, Insan. Darating tayo dyan. Eh, sa ngayon ay mag-happy-happy muna tayo. Dahil matagal din akong nadyeta sa alak. Eto muna, trabaho dito, trabaho doon ang ginagawa ko. Sige, iinuman muna tayo kung ano. Pagkatapos eh, sabihin muna sa akin ang tungkol sa trabaho na sabi mo. Teka nga muna. Bakit ba gustong-gusto mo nang magtrabaho? Eh, kung kasinsan eh. Dahil sa kawalan ko ng trabaho, kaya ako binastag ng babaeng nililigawan ko. Ano mang oras pala ngayon na darating na yung anak mo galing ng Pilipinas? Oo nga eh. Kumusta kaya ang bakasyon niya sa atin? Eh, sana naman eh,
Napangaralan siya ng mga kapatid mo doon sa inyo. Napangaralan na? Anong ibig mong sabihin? Napatino na. Na makapag-isip-isip tungkol sa kinabukasan niya. Hindi yung umaasa lamang sa atin. Matanda na yung anak mo. 28 anyos na. Hindi na yun dapat pinapangaralan pa. Oh, guy. Nabanggit nga sa akin kanina ng kapatid mo na pinangaralan niya ang anak mo, pero parang wala daw naririnig. Wala nang ibang ginawa kundi magdala ng mga barkada niya sa bahay. Ikaw naman kasi. Oh, bakit at ako na naman ang nakita mo sinisisi? Ayaw mong obligahing maghanap ng trabaho yung anak mo. Ano ngayon? Sa atin lang siya umaasa. Balang araw ay marirealize din niya ang kahalagahan ng paghahanap buhay. At kailan pa siya makapag-isip-isip? Pagmatanda na at wala nang tatanggap pa sa kanya para magtrabaho? Kaya mo't pagsasabihin ko pagdating dito sa Amerika. Dapat lang. Dahil lumilipas na ang panahon na pag-iiwanan na siya. Ano? Binastad ka ng nililigawan mo dahil wala kang trabaho? Oo, kaya kailangan magkaroon ko ng trabaho para may pagmamalakman ako sa kanya. Pareho tayo kung ganun. Pagdating sa babae, bokya. Pero hindi naman problema ang babae kung may pera ang isang lalaki. Tulad mo, binastad ka lang dahil wala kang trabaho. Pero pag nagkatrabaho ka at nagkapera, nako, babaeng hahabol sa'yo, pare. Eh, bakit ikaw? May trabaho ka. May pera ka. Bakit wala ka pa rin nobya? Kung babae lang, maraming nagkakandara pa dito sa insan mo. Eh, kaya lang. Eh, siyempre, mapili rin ako. Pero ngayon, gusto ko ay isang babaeng may trabaho rin para hindi ko solo ang maghanap buhay. Basta, yung sinabi mo sa akin, ha? Tulungan mo ako para magkatrabaho naman ako. Oo. At huwag kang mag-alala. Pagbalik ko sa trabaho ko, kasama na kita. Kung buhay lang sana ang mga kapatid ko na nandoon sa Pinas, ba'y natitiyag ko na mapapangaralan si Julie Roan at makapaghanap ng trabaho. Bakit mo kasi pinoproblema ang bagay na yan? Matagal pa naman. Wala pang 30 ang anak mo. Hayaan mo muna natin siyang mag-enjoy sa buhay. Wala ka ba talagang pakialam sa magiging buhay ng anak mo? Eh, mabuti pa kausapin mo ang kapatid mo dito sa Australia na kausapin yung anak mo pagdating niya rito. At bakit niya kakausapin ang anak ko? Para saan? Para pangalalan yung anak mo. Ah, hindi mo pinapangalalan eh. Kung hindi ka sana konsentido ng ina, hindi ganoon ang anak mo. Pero dahil sa pagiging konsentidora mo, eto, ha? Hindi na siya nakikinig sa atin. Kaya ikaw ngayon ang makikiusap sa kapatid mo. Napangaralan nila yung anak mo. Baka sakaling makinig naman siya sa tita niya. At sa palagay mo ba, makikialam sa buhay ng may buhay ang kapatid ko doon sa Pinas? Eh, paano? Ganito na lamang ba? Na ganito ang buhay ng kanan mo? Walang direksyon? Hayaan na natin siya sa gusto niya. Tutal, bata pa naman siya. Bata pa ba naman yung 28? Ha?
pero umaasa pa rin sa atin. Bakit ba nag-aaburido ka sa kawalan ng trabaho ng anak mo? May trabaho naman tayong pareho. Bakit? Porque may trabaho, tayo na pareho, patuloy na siyang aasa sa atin. Tingnan mo nga yung tatlo nating anak. May mga trabaho na sila. Pero si Julie, hanggang ngayon wala pa. Magwaldas nang magwaldas ng pera ang ginagawa niya. Anong gusto mo? Ipagtulakan ko siyang maghanap ng trabaho kahit ayaw pa? Oo. Magulang ka eh. Obligasyon mo na pangaralan yung anak mo kung mahalaga siya sa'yo. Sandali, sandali. Nagsasawa ka na bang pakainin at suportahan ang anak mo? Bakit ba ikaw ang naaaburido? Hayaan mo siyang mag-enjoy sa buhay niya! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Malaki ang sahod doon, insan. Basta masinop ka lang sa pera, makakaipon ka kaagad. Oo naman. Kung dati, gastado na ko ngayon, hindi na. Siya nga pala, insan. Hindi libre ang tirahan doon, ha? Kaya ang gagawin mo pagdating mo doon, ay maghanap ka ng matitirahan mo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan din kitang maghanap. Bakit? Hindi ba ko pwede doon sa tinitirahan mo? Puno na kasi insan eh. Siguro habang naghahanap ka pa ng matitirhan mo, doon ka muna sa akin. Maiintindihan naman siguro ng mga kasamahan ko. Pero kung titigil ka doon ng kahit isang linggo, okay lang. Habang naghahanap ka ng matutuluyan mo. Morning! Oh, anak, anong oras ka ba dumating kagabi? Hindi ko na malayan ang pagdating mo, ah. Eh, papaano naman kasi, Ma? Natutulog na kayo nung dumating ako. Ah, siya pala, Ma. Maaga pala akong aalis bukas, ha? Ha? Ay, bakit? Saan ka na naman pupunta, Aber? Bibigyan daw ako ng welcome party ng barkada sa bahay ng isa kong kabarkada. At alam ba ninyong bahay ng mga kabarkada ko, medyo malayo-layo dito. Kaya biyabiyay pa kami. Ah, ganun ba? Ah, sandali. May pera ka ba dyan? Wala nga ho eh. Alam naman ninyo ang pinsan ko sa Pinas. Nagsipaghingi sa akin. Sigurado ka bang mga pinsan mo ang humingi sa'yo ng pera? Ah, Papa? Hindi kaya naubos lamang ng mga barkada mo sa Pilipinas ang perang bigay namin sa'yo ng mami mo? Mga pinsan ko naman at mga kabarkada ko ang nanghingi. Pareho na rin yun, naubos sa kanilang dalakong pera. Ano ba? Nangangatwiran ka rin pala. Baluktot pa. Bakit? Sa akala mo ba, pinupulot lamang namin ng mama mo ang perang binibigay namin sa'yo? Eduardo, ano ka ba? Kararating lang ng anak mo eh. Ah, ang mabuti pa anak, bumaba ka na at makapag-almusal ka na. Sige na, ako na ang bahala sa papa mo. Pagod ang magbiyahe. Hindi bali, babalik ako ulit dito sa Australia. Marami namang event. Ah, nagri-ring ang phone ko. Numero lang. Ibig sabihin, bagong caller to. Pero 63 ang umpisa. Ibig sabihin, sa Pilipinas
ang tawag na to? Teka, baka si Auntie Pasinto? Nagpalitan naman ng numero. Hello, Auntie? Hello, Julie? Sino to? Julie, si Landoto. Kinuha ko kay Elsa yung number mo. Ganun ba? O bakit napatawag ka? Ano, kumusta ka na? Okay lang. Bakit kasi? Wala naman. Gusto lamang kitang kamustahin. Lando, pasensya ka na ha. Sa ibang araw ka na lang tumawag. Pagod kasi ako sa biyahe. At gabi dito. Gabi na pala dyan. Nagbiyahe ka pa. Sige, pasensya ka na sa store mo. Nakalimutan ko kasi na magkaiba pala tayo ng oras dahil bumiyahe ka pa. Sige, tatawag na lang ko ulit ha. Sige, bye. Nalaking yun. Gwapo sana. Kaso, alam ko namang pera ko lang ang habol niya. Piruin mo, kararating ko lang. Nagtapat ka agad ng nararamdaman niya. Alam ko lang naman eh, pera lang ang gusto niya sa akin. Sagutin nga kaya ni Judy ang pag-ibig na naramdaman ng lalaking nagtapat sa kanya. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan itinapok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ani Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan.